lagi kitang kapilit. Ang lahat ng ari-arian ko ay sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasunod. Tayo niya roon sa pumagitan ng mga misyon lahat ng kaliyang. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding pagutom sa lupay. Kaya't siya'y nagsimula labis-labis ang pagkain ng mga alinya ng akin. Samantalang ako'y namamatay dito sa lupay. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ako. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alin. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at bigyan niyo siya ng sandalyas. Katayin niyo ang pinatabang guya at tayo'y magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At anak niya na parang ganun yung nangyari eh. Parang ang piling ng isang ama doon sa kwento. Pinatay na, di ba? Parang tinuro niya na wala na, patay na. Pero hindi sinabi sa kwento na itinakli siya, di ba? Di ba sinabi lumayas yung lalaki tapos ay nagpakalayo-layo. Tapos ay dinistay ang kanyang kayamanan. So, parang lumalabas na wala nang balita itong si ama dito sa anak. Pero parang ang turing niya, patay na. Subalit parang nagbalik. At parang inanong nila na it is a parang achievement ng ama na yung kanyang anak ay naka-realize achievement. Marirealize natin na tama pala yung sinabi ng pagulang natin kasi nasaktan tayo. Kala nga daw sa kanya galing. Sa pangmasin ko. Nga siguro, inihihayaan ng ama na matutunan ng anak. Kasi, lumaki yung nakababa ng pagkakadumiga para kitaman sa bukid. Walang kanyang. Inihihayaan niya ang sige, experience sa malamang na by yourself. Sige, gawin mo yan. Balang araw, parang makikita mo yung magiging buwan niya. At ikaw na rin makaka-realize kung ano yung ginawa mo na dapat ay binigyan na doon ang Panginoon. Pero ang ginawa niya ay parang umanood siya sa mga mundong gawain. Pero darating din yung time na ma-realize na kung ano yung pagkakamali niya. Tapos ay pabalik siya sa Panginoon. Kahit anong gawin mo, talagang pagkaloob na ng Diyos, ayun na talaga yung time na para paglungkuran ng Diyos. Saka sabi nga, room pa improvement. Oo. Yan ang room na sobrang lawak. Parang always room na improvement. Saka na-realize mo na na mali yung ginawa mo. Tapos parang sige, magbalik ka lang sa kanya. Sabi nga, hindi lang naman sa mabubuti nagpapasikat ng araw, pati rin sa masasama. Hindi yan nagpapawalan para sa mabubuti. Hindi siya gumagawa ng kasalanan. Parang kumagawa.
Hanggang.